Lumutang na sa National Bureau of Investigation Regional Office sa Cebu City ang dalawang nagdi-deliver ng tinapay para ireklamo ang dalawang lalaki na nanakit at nagbanta sa kanila kahapon sa Mandaue City. Kitang-kita sa CCTV footage ang ginawa sa 30 anyos na si Marvin Lubitana at Antonio Tandingan, 34 anyos. Habang nakahinto dahil sa pula ang ilaw sa traffic light sa intersection sa Hernan Cortes Street at AS Fortuna Avenue, inabutan ang dalawa ng dalawang nakabisikleta at agad kinutusan si Lubitana. Kwento ni Lubitana, kaka-deliver lang nila ng mga tinapay sa isang mall at pabalik na sa kanilang bakery na makasabayan nila ang limang bicycle riders na pinamumunuan ng isang babae. Pag-amin niya, muntik niyang mahagip ang babae at anya, humingi naman ng paumanhin si Tandingan. Dagdag pa ni Lubitana, muli ay muntik nilang mahagip ang babae nang muli nilang unahan ito at inabutan na sila sa intersection at nilagpasan lang naman sila nito. Kasunod na nito ay dumating na ang dalawang lalaking nakasakay din sa bisikleta at sila ay agad kinumpronta. Sa kuha ng security camera ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office, kasabay ng paninindak ng dalawang lalaki ang pagpapaliwanag naman ni Lubitana at Tandingan. Mapapanood na bigla na lang sinuntok sa mukha si Lubitana at kapansin-pansin din ang sakit ng pananakit sa kanya habang patuloy ang paninindak sa kanilang dalawa. Ayon naman kay Tandingan, sa akmang tutulungan niya ang kasama ay pinagbantaan siya ng isa sa dalawang lalaki na humawak sa kanyang bag at nagpakilalang NBI agent. Itinanggi na ng NBI na ahente nila ang dalawang lalaki sa video at sinabi na ni NBI Central Visayas Regional Director Renan Oliva na maging sila ay nag-iisip na kasuhan ng dalawang lalaki ng usurpation of authority. Sa bahagi pa rin ni Lubitana, sinabi nito na determinado siya na maghain ng formal na reklamo kahit ano pa ang mangyari. Sisikapin naman ng NBI na makagawa ng artist sketch ng dalawang lalaki base sa pagsasalarawan na rin ng dalawang biktima. Viral na ngayon ang video ng insidente at maraming netizens ang kinukundina ang pangyayari. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.